Yung video ng mga nakikita ko na sobrang perpekto, hindi pinag-uusapan. Pero kung yung video mo ay natural, at mga katagumpay, yung video mo ay nandoon yung mga mali mo, tama, mali, yung mga hindi mo inaasahang pagkakataon, yun ang pag-uusapan nila. Magulo pa, magulo pa. Pero, nakuha niyo ako. Kunwari, isa kang magaling maggawa ng tinapay. Gumawa ka ng isang tinapay, at yung tinapay na yon ay ang iyong content. So, gumawa ako ng tinapay. Yung content mo, sobrang perfect niya. Pinatikim mo sa tao, pinatikim mo sa tao, pinatikim mo sa tao. Pinanood mo, pinapanood mo, pinapanood mo, pinapanood mo. Pagtikim nila, sikreto lang to eh. Ba't ko ba to sinasabi? Dapat hindi to sinasabi sa mga ibang vlogger. Kasi pag sinabi ko to sa ibang vlogger, dadami yung views nila at yung subscriber. Sinasabi ko ba dapat to? Ha? Okay lang? Kasi makakatulong sa kanila. Bagay, wala namang mawawala sa akin, no? Turo ko na. O, sige. Ang pang-apat, mga katagumpay, para sa inyo, sasabihin ko na ang sikreto. Dapat di ko sinasabi to eh. Ang pang-apat, kailangan hindi... Oy! Musta, Chong? Pepe! He's Pepe, my new pet. Pepe, kamusta? Ayos lang? Ayos ba tayo dyan? Huwag kang alis dyan, ha? Mamaya, bibili kita ng food mo. Alright? Good morning, mga tol! Kamusta kayo? Okay ba? Nandito ako ngayon sa bahay namin, sa labas. Ayan. At siguro nabalitaan nyo na, mga katagumpay, yung ating problema na hindi tayo makakapag-upload ng videos dahil nasira yung laptop natin, mga katagumpay. At sa ngayon, wala pa tayong pambili dahil maliit pa rin yung kita natin sa YouTube. At ngayong araw ay pag-uusapan natin yung pasok muna intro. Pasok intro. This is your man, JTV again. Heal Malali. And peace out. So, sup, mga katagumpay, kamusta? Di natin mapatagalin to. Siguro nakikita nyo naman sa title na kung paano, mali pala, apat na bagay kung paano ire-recommend ni YouTube ang iyong mga video. Alright? Recommendation is the most important thing that you have to learn. English. Mga tol, bukod sa madaming subscriber, kailangan i-recommend din yung YouTube mo at doon na papasok yung madami mong subscriber. Magsusubscribe sila. Magsusubscribe sila sa nagustuhan nila. Okay, medyo magulo pa. Ngayon, pag-uusapan natin, mga katagumpay, kung paano i-recommend ni YouTube yung mga video mo. Ganito yan. Well, gusto ko muna palang i-congratulate si Mayor Isko Moreno dahil sa matagumpay na clearing operation nila sa lugar nila, at hanggang ngayon ay ginagawa pa rin nila ito, at nakikita naman natin ang kanilang mga ginagawa sa iba't ibang aspeto ng paraan upang maparating sa atin. At congratulations din dahil naparangalan ang lahat ng YouTube vlogger na mention ni Mayor Isko sa kanyang salita noong nakakaraan sa stage, na pinasalamatan niya ang lahat ng vlogger dahil kung hindi daw dahil sa inyo ay hindi niya mapaparating ang lahat ng magagandang bagay na ginagawa nila sa Manila, at hanggang ngayon ay sumusuporta kayo sa kanya at sa buong mamamayan ng Manila. Okay? So tayo, nandito tayo sa Kabuyao, tayo yung nagbibigay ng balita sa ibang lugar. So ganun lang din yon. Ngayong araw, mga katagumpay, ay pag-uusapan natin na kung paano ba i-recommend ni YouTube yung video mo sa iba. Dahil
maganda naman yung content mo, pero bakit hindi nire-recommend ni YouTube at hindi napapanood ng iba? Yun din ang nagko-cause, mga katagumpay, kung bakit kokonti ang subscriber mo. Alright? So, ngayon, pag-uusapan natin. Dun sa title ko, nakalagay doon ay apat na bagay kung paano i-recommend ni YouTube ang video mo. Okay? Ito na! Ang apat na bagay na kailangan nyong malaman ay ito. Ang pagre-recommend ni YouTube ay parang panliligaw, pagtitinda, pagtatrabaho, at pagiging. O yung pang-apat, mamaya na, sa huli na. Kasi baka hindi nyo tapusin tong video ko. Okay? Pero bago yan, click nyo muna yung subscribe button para malinaw. Tsaka yung subscribe at tsaka yung bell button. Okay? Nagkakaintindihan ba tayo doon? Mahal ko kayo. Alright. Paano i-recommend YouTube ang video mo? Kung maganda naman yung content mo, ay hindi naman napapanood ng iba. Alright? Unang-una, ang pagre-recommend ni YouTube ay parang panliligaw. Ganito yan. Paano ka sasagutin ng nililigawan mo kung hindi ka araw-araw niyang nakikita? Or hindi ka araw-araw nag-e-effort sa kanya? Or hindi ka araw-araw pumupunta sa kanila? O, may idea na ba kayo? Ganito yan. Sabihin natin meron kang isang magandang content, pero kung gawin mo ay every month. Wow! Hindi yun re-recommend YouTube. Kung araw-araw ka nag-a-upload, yon ang magandang bagay kay YouTube. I-re-recommend ka ni YouTube dahil nakikita niya yung effort mo kahit hindi ganun kaganda ang content mo. Nakikita niya na active ka. Ganun lang kasimple. Okay? Pangalawa, ang pagre-recommend ni YouTube ay parang pagtitinda. Okay, paano pa tayo nagtitinda? O pag nagtitinda tayo, syempre, kailangan papansin tayo. Kahit walang kwento yung mga sinasabi natin, at least, dapat meron kang effort sa lahat ng ginagawa mo. With or without benefit na nakakasigurado ka, kailangan maging papansin ka. Ganun lang yan, mga katagumpay. Alright? At ang pangatlo, mga katagumpay, ang YouTube ay parang trabaho. Well, paano ko nga ba, paano ko makakapagtrabaho sa YouTube kung meron din akong trabaho? It's up to you. You have 24/7 oras sa isang araw at 8 hours ka lang nagtatrabaho. Kung 16 hours ka nagtatrabaho, eh, hindi na natin problema yon. Problema mo na yon. Okay? Kasi usually, 8 hours ka lang nagtatrabaho sa isang araw. May matitira ka pang halos 3/4. Tama ba? Kung 8, 16. Ang laki pa. Okay? So, huwag kang magdadahilan kay YouTube na wala kang time kay YouTube. Wala kang time mag-upload kay YouTube. So, huwag ka na lang mag-YouTube. Dahil bakit mo hahanapin ang promotion mo kay YouTube kung hindi ka naman nagtatrabaho sa kanya? Parang trabaho lang yan. Mapopromote ka ba, mga katagumpay, kung hindi ka masipag at hindi ka nakikita ng effort sa trabaho mo? Ganun lang kasimple si YouTube, mga katagumpay. Kailangan mo ipakita sa kanya na kailangan mo mapromote dahil masipag ka. Marami kang uploads, magaganda yung contents mo, nakakatulong sa iba, at pinapanood at pinag-uusapan. Okay? Ganun lang. Ikaw, ipopromote ba kita kung ako ang boss mo? Ipopromote ba kita kung pumasok ka isang beses isang buwan? Hindi kita popromote. Tama ba? Realidad lang tayo dito, mga katagumpay. Huwag ka nang mag-upload. Huwag ka nang mag-YouTube kung hindi ka mag-upload daily or twice a week. Di ba? Popromote ba kita? Hindi kita ipopromote kung ang pasok mo ay dalawang beses sa linggo lang. Trabahador lang kita. Hindi kita tatanggalin sa trabaho. Hindi kita ililipat. Trabahador lang kita. Kumbaga, ayun yung nangyayari sa'yo, mga katagumpay. Okay? YouTuber ka lang. Pero hindi kita i-recommend dahil tamad ka. Ganun kasimple si YouTube. Okay? Pang-apat, mga katagumpay. Ano bang aso yan? Okay, pang-apat, mga katagumpay. Sikreto lang to eh. Ba't ko ba to sinasabi? Dapat hindi to sinasabi sa mga ibang vlogger. Kasi pag sinabi ko to sa ibang vlogger, dadami yung views nila tsaka yung subscriber. Sinasabi ko ba dapat to? Ha?
okay lang. Kasi makakatulong sa kanila. Bagay, wala namang mawawala sa akin, no? Turo ko na. Oh, sige. Ang pang-apat, mga katagumpay, para sa inyo, sasabihin ko na ang sikreto. Apat di ko sinasabi ito, eh. Ang pang-apat, kailangan hindi perpekto ang video mo. Paano ko nasabi yun? Ganito yan. Kapag ipagpalagay natin ang isa kang magaling na gumagawa ng tinapay. Magulo pa. Pero, nakuha niyo ako. Kunwari, isa kang magaling magawa ng tinapay. Gumawa ka ng isang tinapay, at yung tinapay na yon ay ang iyong content. So, gumawa ko ng tinapay, yung content mo, sobrang perfect niya. Pinatikim mo sa tao, pinapanood mo. Pagtikim nila, ang sarap. Pero after nung sarap, wala na. Cut na. Naiintindihan niyo ako? Masarap, o kaya maganda yung video mo. Tapos na. Pero hindi siya pag-uusapan. Okay? So ito yung twist na gusto kong sabihin sa inyo, mga katagumpay. Kung yung tinapay ko ay malambot, tapos sa gitna merong keso, tapos sa bandang gitna merong almond na medyo matigas, tapos yung almond nababalutan ng chocolate, at ipinatikim ko sa iba yung content na yon, pag-uusapan yon. Bakit? Pagkagat pa lang nila or pagpanood pa lang nila doon sa video mo, sasabihin na lang nila na malambot yung bun, may keso, tapos parang merong konting crunchiness kasi merong mani sa loob, tapos yung mani parang merong tsokolate. Nagigets nyo ako? Yung video na mga nakikita ko na sobrang perpekto, hindi pinag-uusapan. Pero kung yung video mo ay natural, at mga katagumpay, yung video mo ay nandoon, yung mga mali mo, tama, mali, yung mga hindi mo inaasahang pagkakataon, yun ang pag-uusapan nila. At magko-comment sila sa baba at pwede silang magtanong. At doon makikita ni YouTube na marami kang comment, marami kang recommendation, maraming option sa video mo na pwedeng pag-usapan ng ibang tao. Doon ka i-recommend ni YouTube. Well, mga katagumpay, anong main point ko dito sa video ko na to? Itong video ko na to ay nasa sa inyo, mga katagumpay, kung susundin nyo o hindi. May mga video kasi ako nakikita na sa sobrang daming jump cuts, yung jump cuts, yung mga cut ng video nila para putulin yung mga mali nila sa video nila na nasasabi, or hindi naman sobrang foul, ayaw lang nilang makita, ayaw nilang pagtawanan. Doon tayo nagkakaproblema, mga katagumpay. So, sobrang perfect ng content mo, hindi na ito pinag-uusapan. Okay? So, yun lang, mga katagumpay. Sobrang bilis lang ng talk na to. Dahil gusto ko lang makatulong at mabigyan ko ng summary, yung mga tanong sa akin, na kung paano ba mag-grow sa YouTube. Mga katagumpay, ang tanong kasi, hindi dapat kung paano mag-grow sa YouTube. Ang perfect na tanong dyan, kung paano mo mabibigyan ng oras si YouTube, or kung paano mo mabibigyan ng panahon para mag-grow ka sa YouTube. Yun ang tanong. Bigyan mo muna ng time si YouTube para makita mo kung paano mo mag-grow. Alright? Grow! Makikita mo naman talaga. Ano kaya ako sa future? Magkaka-future ka ba kung wala kang effort in the present? Alright? So yun lang, mga katagumpay. Sana kung meron akong maling nasabi, i-comment nyo sa baba. Or kung meron kayo hindi nagustuhan. At kung nakatulong naman tong video na to, mga katagumpay, sa inyo, ay wala. Hindi nyo naman ako babayaran. De, joke lang. Gusto ko lang makatulong sa inyo, mga katagumpay. Wala man ako nakukuha sa inyo, at least hindi man tayo magkakilala, makatulong tong video na to para mag-start kang mag-vlog at maka-inspire ng tao. Lagi nyo nga alalahanin, mga katagumpay, na huwag kang titigil sa paggawa ng mabuti, dahil hindi pang habang buhay si YouTube. Pero yung magandang bagay na nagawa mo sa iyong kapwa kahit walang kapalit, yon ang panghabang buhay. Okay?
So maraming salamat mga katagumpay. Dito ko na tinatapos tong video na to. And please huwag mo kalimutan i-subscribe yung button at yung bell notification na lalabas pagkatapos mo i-subscribe. Dahil marami pa tayong pag-uusapan about kay YouTube. At kung may mga tanong ka, comment mo lang sa baba, sasagutin ko yan. Alright? So maraming salamat mga katagumpay. Dito ko na to tinatapos. Dahil papasok pa tayo. Alright? This is your man, JTV again. Hingang malalim. And peace out.